nagbabalik po ang Express Balita. Inilabas ngayong araw ng Malacanang ang isang memorandum circular para sa agarang implementasyon ng National Anti-Money Laundering, Counter-Terrorism, Financing and Counter-Proliferation Financing Strategy 2023-2027 o NACS. Sa Memorandum Circular No. 37, ipinag-utos ng palasyo na pabilisin ng mga kinauukulang ahensyang saklaw ang pagpapatubad ng mga estratehiya, plano at mga programa sa ilalim ng NACS. Kasama dito ang lahat ng departments, agencies, bureaus at national government, kabilang ang GOCC at local government units. Kabilang sa nasabing memo circular, ang pag-ata sa Anti-Money Laundering Council na magsumite sa Office of the Executive Secretary ng comprehensive report hinggil sa status ng implementasyon ng NACS. Kasama rin sa inilabas na kautusan na pirmado ni Executive Secretary Lucas Bersamin, ang pag-ata sa lahat ng agency heads na magsagawa ng pagrepaso at pagbigay ng deliverables na nasa ilalim ng International Cooperation Review Group Action Plan. Ayon sa palasyo, ang agarang pagpapatupad ng NACS, particular ang strategic objective number 1 nito, ay magpapatindi at magpapabilis ng mga pagsisikap upang matugunan ang mga kaukulang approach para sa anti-money laundering, counter-terrorism financing strategy ng bansa. Sa hiwalay namang pag-uutos, pinasususpindi muna ng Pangulo ang pagpapatupad ng implementing rules and regulation ng Maharlika Investment Fund batay sa pinirmahang memorandum na pinirmahan ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Ang pagsususpindi ay para bigyang daan ang ilan pang pag-aaral tungkol rito. Ang ekonomista at mambabatas na si Albay 2nd District Representative Joey Salceda magbibigay din daw ng payo sa executive branch tungkol sa pagpapatupad ng Maharlika Investment Fund, lalo't siya rin ang chair ng Technical Working Group noong binabalangkas pa ang batas na ito noon sa kamera. Abangan ang iba pang malalaking balita mamayang alas 5 sa Tutok 13. Muli, ako po si Kurt Mustaza ng IBC News. Magandang araw!